Hello everyone, welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konemi. I'm going to do a video reading, this time choose a number reading naman po. And ang magiging topic po natin is kung anong naiisip niya tuwing naaalala ka niya. So, dun sa mga yung parang mga naudlot na mga pagtitinginan. Yun. It's not suggested, pero nasa lista ko siya. Parang, isa siya sa mga pick-a-pile or pick-a-card reading na napanood ko, pero English, tinatagalog ko. Pagka nagugustuhan ko yung ang usually kasi pagka spare time ko, nanonood ako ng pick a card readings. Tapos, hindi ko binabasa yung topic. Yung pictures lang kung anong nakaka-attract. So, click open link in new tab lang palagi. Tapos, pag nagugustuhan ko yung reader, nagsasubscribe ako. Pag nagugustuhan ko yung topic, tinatranslate ko sa Tagalog, tapos nililista ko. So, in this case, na-checkan ko na lahat, tapos ang nasa ngayon is ito nga, yung anong naisip niya tuwing naalala ka niya. So, choose a number, I have the dice, let's see. Ay, dali, take two. Hindi ko na-catch. Ay, what one palagi? Pagka red die, diba? Ano lang ba nakakapansin? O, three. Okay, so choose a number between 1 to 4. Tapos, let's start. And this is, by the way, a general reading lang. For fun lang po to. Huwag po kayong mag-rely po dito. Kasi general reading lang naman. Kung hindi po nagre-resonate, please do not take the message. And for personal readings, nasa ubos. Pasensya, Bisaya. Nasa baba po ng nasa description box below yung link ng Facebook page ko. Just send me a message. Tapos, ano pa nga ba yun? Hindi na po ako nagbibigay ng free trial reading. Mahina kalaban, pasensya. Naghahabol po ako ng oras palagi. Tapos, if you have any suggestions po sa mga topic na pwedeng gawin for video choose a number readings, please comment down below. And sa mga nag-like, nag-share, nag-comment, and subscribe, maraming salamat po. So, I guess that'll be all. Let's start. So, for the people who chose, so, this is strictly, for love reading. So, let's see. Strictly love reading. Anong naiisip niya tuwing naalala ka niya? So, anong naiisip ng iniisip ni number one? Kapag naalala niya si number one. Oh, disk space. What? Yun, tumalon. The moon card, upright. So, secrets. Siguro meron pa siyang gustong sabihin, tas hindi niya nasabi. Emotions, most of the time. And, probably, mga yung may nakikita siyang obvious na siguro ginawa mo, sinabi mo, nabasa niya sa galaw mo, sa pakikitungo mo sa kanya, pero since obvious lang, gusto niyang linawin kung ano ba talaga. So parang ayaw niyang mag-rely sa obvious, ayaw niyang mag-rely sa kutob lang. Gusto niya ng malinaw na
usapan, yung masinsina na usapan. And let's clarify kung tungkol saan tong moon card na to. Tungkol saan tong ano, secrets na to. Or itong kinikim-kim niyang emotions. Can you clarify the moon card, please, for the people who chose number one? Okay, this card wants to come out. Magician. Magician reversed. So, ano siya? Manipulation. So, maybe, ano, ang magician reversed kasi, ano, nananadyang hindi disclose lahat ng, ano, ng, sandali. Ba't may low disk space? Dali lang ah. Ah, okay. Kasi kanina binilit ko yung old ano ko, yung mga na-upload ko na. Ay mga old na mga na-upload ng videos. So there. Okay. Mga aliyan. So yung secret or yung kinikim-kim yung emotions may kinalaman sa Magician Reversed. Manipulation. Mga sinasadyang hindi i-disclose ng mga diskarte, pananaw sa buhay, or opinion. Pwede rin intention. So, maybe may tinatago siya sa'yo dati. Na parang siguro gusto na niyang i-disclose. Kaso hindi siya nakakaroon ng chance. Kaya tuwing naalala ka niya, tuwing siguro naririnig niya pangalan mo. O ano man may nakikita siyang nagre-remind about you. So, naalala na niya na if only sinabi ko, if only, ano, naging honest ako from the start. Pwede rin baliktad, kasi general reading lang naman to eh. So, pwede rin ikaw tong, ano, may tinatako, or may sinadyang hindi i-disclose sa kanya, tas alam niya. Tapos, parang sayang hindi siya nagkaroon ng chance to confront you kung bakit mo ginawa yun. So, kung bakit kailangan may ano tawag dito? May manipulation from you, may mga hindi ka sinasabi, hindi ka parang nilalantad. So there. Nandun sa ano, nandun sa part na yun yung topic na, or parang yun yung subject ng, ano, ng bagay na naaalala niya. So, let's see kung meron bang pagkakataon or meron bang may chance ba kayo na mapag-usapan to? Okay. Two cards want to come out. Page of Pentacles message. Message in Seven of Cups, clarification of emotions. So, yes. Kinilig ako dun. Pero hindi number one pinili ko. Diba? Yeah, message or pwede ring ano to, pentacles eh, so may material or tangible na magiging ano, parang darating. It's either message, a gift, or baka siya na mismo yung talagang magpapakita. May yung maririnig mo boses niya, makikita mo siya, mahawakan mo siya, makakaharap mo siya. And this is the best part, Seven of Cups reversed. So there's a possibility na pag Seven of Cups kasi ano eh, yung napapakipot pa, hindi alam kung ano, i-acknowledge ba yung emotions involved sa connection or not. Pero reverse na, so this is yung ano, klaro na kung anong feelings, kung may emotions pa bang involved or not. And yara. So, let's see kung hindi pa ako natatanungan na. So, let's see kung kung anong magiging outcome. Anong magiging outcome for number one, please? Okay, this card wants to come up. Okay, Nine of Wands reversed. Bakit? This is loss. Loss ng something na important sa iyo
So, I would like to pull up a clarifier for that. Bakit magkakaroon ng box? Siguro tiwala. Okay, so Four of Pentacles. So, magkakaroon na ng ano, mawawala na yung pag-cling dun sa ito, itong tinatago na to, itong dapat klaruhin. Kasi nga nagkausap na, so hindi ka na yung mag-hold on ka pa dun sa hindi pa klaro sa'yo kasi na-clarify na. So, there. Or, let's check bottom of the card. Parang anong overall na energy ng between the two of you. Okay, the High Priestess reversed. So, yun. Mukhang kung ano man tong manipulation na to, tinago na to na sinadyang hindi sabihin na mapapag-usapan, siguro merong madidiscover between the two of you na ikakagalit ng isa or ng both of you. So, kaya siguro mawawala yung siguro mawawala yung tiwala, mawawala yung magandang yung magandang pagtingin mo sa taong to, or pwedeng vice versa, baka yung good opinion niya about you mawala rin. So, sad. Pero at least, ang maganda nito is mawawala na yung yung what if, yung mga shoulda, woulda, coulda kind of thoughts. Kasi nasettle na, nag-usap na. So, there. That's for you, number one. And, let's start. For number two. Anong naiisip niya tuwing naaalala kanya, number two? Messages, please. Okay. Strength reverse. Sandali. Okay, so, ang naaalala niya is strength reversed. Siguro may ginawa ka or sinabi ka, pwede rin siya rin, may ginawa siya or sinabi siya na, parang dinidefy yung expectation ng marami. Something na, aminado siyang hindi niya na titiisin. It's either wala na siyang lakas para tiisin yun. Siguro panghihimasok ng iba, pang pakikisawsaw ng iba, or pwede rin tong yung sakit. Sakit na physical yung na ospital, nagkaroon ng injury, illness talaga na, literal na illness. So, I want to pull up a clarifier for this. Kung ano ba specifically yung naaalala niya na connected sa weakness, sa something na hindi na kailangan tiisin. Yun. Ay! Excited si number two. Nagtatalo na ng cards. Pero isa lang ang face up. This is the World reversed. So, meron siyang, parang nag-give in na lang siya sa isang situation. Kahit alam niyang may kailangan pang tapusin muna. So, parang may iniwan siyang hindi pa tapos. So, maybe this is this is connected sa iyo, number two. Maybe this is a relationship or a breakup na basta na lang nangyari, walang closure, or may isa lang biglang naglaho sa sitwasyon, nawala, umalis, hindi na bumalik, wala nang contact, yada yada yada. So tuwing naiisip kanya, parang unfinished business. Merong desire to turn this World card into this one. Parang it's either siya hindi niya natiis yung situation niya, kaya umalis siya kahit hindi pa tapos yung cycle. Meron pang hindi nagta-transform na situation na dapat sana nag-transform into something new. Or ikaw ang ikaw tong hindi nakatiis or may kailangang
iwan. May kailangan kang iwan na hindi pa tapos. Maybe for something na mas kailangan atupagin. So, let's see kung makakaroon ba ng reconnection between the two. View number two. Here, Queen of Cups, hindi. May babaeng involved. Or pwede rin lalaki to, pero someone na, siguro ito yung yung dahilan ng bakit yan nagkahiwala in the first place. This is a person na emotionally immature. Ito yung type ng person na, siya pa nakakaperwisyo, siya pa yung siya pa yung may ganang umarteng kawawa, parang ganun. Yung Queen of Cups reversed, Scorpio, Pisces, Cancer na energy. So usually ito yung possessive, clingy, insecure. So maybe kung meron mang attempt to settle a score between you two or to bring closure to something, kung ano man tong hindi natapos dati, pinipigilan ni Queen of Cups. Pwedeng ibang tao to outside sa connection mo with that person you have in mind, number two, or pwede ring ikaw to or siya na parang emotionally immature. Siguro kung ikaw tong Queen of Cups, number two, ang nagiging hindrance lang para ma-settle yung magkaroon ng closure yung dati is yung pride mo or yung hindi mo ma-handle yung emotions mo. Siguro bitter ka pa rin hanggang ngayon. Or kung sino mang iniisip mo, siya yung Queen of Cups, itong Queen of Cups reversed, pwedeng siya yung emotionally unstable. Yung alam niyang may kailangan pang tapusin pero nauuna yung emotions, nauuna yung bitterness, kaya hindi niya ma-settle with you. So, what will be the possible outcome between the two of you? Okay, let's go, what's it come up? Okay, both of you are just going to move on from it. And since baliktad na yung Three of Swords, so it seems like naka-move on na kayo. Siguro naaalala nyo lang every now and then, pero hindi yung talagang ipaglalaban para magkaroon ng closure. Nandun yung desire, nandun yung urge, yung urge na sana magkausap, magkalinawan, pero mukhang walang mag-i-initiate. Tapos parang ira-rationalize na lang, ay tapos na yon, matagal na yon, naka-move on na ako. Kung makikipag-reconnect ako, baka sabihin hindi pa ako naka-move on, bitter pa ako hanggang ngayon. So, parang may ganong tema. Sad. Pride goes before the fall. So, there. Bottom of the card, star. Oh, yun. Both of you are hopeful. Kaya lang ito. Pride. Someone na clingy na bumabara sa connection nyo. Pero andun yung desire. Both of you are hopeful to bring closure sa past issues. So there. Hi! That's for you, number two. And let's start kay number three. For number three, anong naiisip niya kapag naalala ka niya, number three? Message please for the people who chose number three. Message please for the people who chose number three. Message please. This one wants to come out. Eight of Swords reversed. So, ang naiisip niya, yung mga natuklasan na niya recently lang.
So maybe dati meron siyang fear about something sa situation niyong dalawa na ano, parang hindi pa niya alam, kaya ang akala niya stuck siya sa iisang place. Parang kahit anong gawin niya, wala siyang, hindi niya alam kung saan siya pupunta, anong approach ang gagawin niya, anong diskarte ang gagawin niya. Pero seems like ngayon, 8 of swords na. Na tuwing naalala kanya, naisip niya na, ano, if only, if only, alam ko dati yung nalaman ko ngayon. Parang ganun. Parang dati wala akong magawa, hindi ko alam anong, paano ko i-handle kasi hindi disclose sa akin lahat ng information na kailangan ko. Pero ngayon, meron siyang mga discoveries about your connection together na parang, if only I knew what I know now. Ganon. So, let's clarify kung ano ba tong nalaman niya about you recently. Okay, this girl wants to come out. Okay. You're torn between two decisions, number three. And it has got something to do with, ano, risks. Parang may kailangan kang gawin dati na ano, siguro hindi niya alam yung hirap mo, hindi niya alam yung level ng difficulty ng situation mo. Siguro minaliit niya dati na ako, siguro ano, ang mentality niya is, ako nga, ang dami kong napagdaanan nalagpasan ko, so ikaw pa kaya, parang ganun. Pero nung nalaman niya kung ano talaga nangyari dati, kung gaano kabigat tong kailangan mong pagtuunan ng pansin, kasi ito ano eh, hesitation, too important and too logical approach sa iisang situation. Hindi mo alam kung anong uunahin mo. The Two of Pentacles, ito yung ano, yung huwag kang susugal kahit alam mong ano, may kahit parang smooth sailing lahat sa situation mo ngayon. Anytime pag kasumugal ka, parang anytime magkakaroon ng problema, may mapupurna daw. So may mauunsa may. So parang ano, may nangyari sa iyo dati, number 3, na akala mo okay lang na ipagpatuloy, okay lang na simulan, okay lang na i-take risk, then all of a sudden, hindi pala. And Pentacles has got something to do with money. So, siguro minaliit niya yon yung pinagdaanan mo, kasi hindi niya alam yung buong storya. Pero recently na natuklasan niya na ganun pala, akala ko kasi iba yung nangyari. Ito kasi yung narinig ko. Then, all of a sudden, nalaman niya na ang hirap pala nung pinagdaanan mo. Wala palang tumulong sa'yo. Kasi, ano eh, this is, ano, minding your own business eh. So, parang, yun nga, yung, tuwing naalala ka niya, parang, if only I knew what I know now. Parang ganun. So, let's see kung magkakaroon pa ba ng reconnection between the two of you, number 3. Yes, merong reconnection. Pero parang yung pagre-reconnect nyo, instead na ma-settle yung ano, yung dapat i-settle or magkabate, mukhang magkakaroon pa ng mas matinding heartache. So parang may mga revelation na parang piercing sa heart nyong dalawa. So let's see ano pa. Bakit 3 of Swords? For some reason, pumasok sa kukote ko nung tinanong ko na ano, bakit may 3 of Swords? Ang pumasok sa kukote ko, ano, kasi magmamalinis siya. Parang hindi ko alam, wala akong hindi na-disclose sa akin yung situation mo, kaya
parang imbis na mag-sorry siya, parang wala akong alam eh. So, ba't mo ko sisisihin? Parang ganun yung approach, which is nakakainis. So, Page of Pentacles. So, the Three of Swords. So, Page of Pentacles upright, ito yung sinimulan na pumatok. Nag-work, naging successful. Gradually, nagiging successful. Baby steps na success. So, parang magkakaroon ng heartache for both of you. Number three. Kasi, merong isa sa inyo na ang feeling is bumabalik lang kasi okay na yung situation. Tapos yung isa, alam niyang ganun ang dating ng pagbabalik niya, ng pagre-reconnect niya. Pero yun na, yung parang magmamalinis. Na hindi ko naman kasi alam na ganun yung pinagdaanan mo. Hindi ko naman kasi alam na ganito pala yun. Buti nakayanan mo. Anyway, here I am naman eh. Andito na ako, hindi na ako aalis. So, I sense number three na parang lalo kang maiinis na parang sino mo may sabing gusto ko na bumalik? Parang ganun. You know what I mean? So, yun yung nasasagap ko within the cards. So, anyway, this is a general read. Take it however it resonates. Kung may ibang scenario na pumapasok sa isip nyo based sa mga nabasa ko, then take it. So, let's see anong magiging outcome. This one wants to come out. Okay, Four of Swords. No more worries. No more overthinking. No more anxiety. No more anxieties. Siguro kasi pagkatapos nyong mainis, diyan ka na nga. Parang ganun. So, kung magre-record kayo, merong heartbreak pa rin. All because of this, money, all of this, gradual success na nangyayari. May it be towards you, pero I'm sensing it's towards you, number three. Na parang maiinis ka, ba't ngayon ko lang bumalik kasi may ganito na ako. Tapos siya, magmamalinis na, hindi ko naman alam eh, na ganun pala pinagdaanan mo. Anyway, I'm here na. I'm not going to leave anymore. Tapos tataas yung kilay mo, number three. Sino ba masabi sa'yo yung gusto ko tang bumalik? Parang ganun. So there, that's for you, number three. And now let's proceed to number four. Anong naiisip niya? Dali. Excited si number four. Oh, tatalo na. Hindi pa ako nagtatanong. Anong naiisip niya tuwing naaalala kanya? For the people who chose number four, anong naiisip niya tuwing naaalala kanya? Naiinis siya sa'yo. High Priestess reversed. So, ito yung parang siguro, it's either, no, I want to pull up a clarifier first. Yung High Priestess reversed, ito yung nagde-decide na habang galit. So, maybe may pinag-desisyonan siya dati na, finalize niya yung decision na yun habang galit siya. Or pwedeng tuwing naaalala ka niya, naiisip niyang pag nakita ko yun, patay sa akin yun, parang ganun. Parang aminado niya na merong something na galit ang may gagawin siyang galit ang magtutulak. So parang ang gusto ko lang i-clarify kung past ba or current itong High Priestess reversed. Can you clarify please the High Priestess reversed? Page of Pentacles. May natuklasan siyang kinagalit niya. Sandali ah. Paano ko bababasahin to? Page
Page of Pentacles message. Kakasimula lang, propose pa lang. High Priestess, naiisip niya, tapos naalala ka niya. Bottom of the card, Three of Swords. I need another card, please, for the High Priestess reversed and the Page of Pentacles. Can you give me a clarifier, please, for these two cards? One, two, three. Walang map. Walang tumalon pero merong nag-stitch stick out. Temperance reversed. Page of Wands. Dala. Tapos, Four of Cups reversed. Ay, Four of Cups upright. Knight of Swords. Delay. Baka may iba pang meaning ng High Priestess. Nahirapan ako dito. Why? Huh? Okay, ito. Tuwing naisip pa niya, naaalala niya na kailangan niyang maging considerate sa mga tao around him or her. So maybe pagdating sa'yo, yun nga, parang may urge siyang gawin out of raw emotion. Either galit, fear, suspicion, doubt, whatever. Pero I'm sensing na parang may ginawa ka, number four. May sinimulan ka na, parang hindi siya yung bumabalanse dun sa, I'm sensing expectation to. So maybe meron kang ginawang hindi niya inexpect na nagte-trigger ng emotions. And I'm sensing parang kasi upright lahat yung yung Page of Pentacles mo, number 4, tapos Page of Wands and Knight of Swords. So parang may sinimulan ka number 4 na parang pumapatok, nagiging successful. Tapos hindi niya in-expect yun, na maybe meron siyang ini-expect na babaliwalain mo. Pero ginawa mo. Siguro I'm kasi High Priestess is yung yun. May alam siyang hindi niya sinasabi, tapos reversed, parang sasabihin na niya yung part niya. Pagka High Priestess kasi, ito yung kalmado. If meron siyang i-disclose, i-disclose niya na in a wise way, yung full ng wisdom, yung parang in a way na swak sa situation. Yung pagkakasabi niya is perfect for the situation, the people involved, and the timing. So parang yun.
Kaso, baliktad siya. So, siguro may sinimulan ka number four na parang parang may in-express ka kasi may page of wands. May in-express ka, sinimulan mo. Tapos parang binakapan mo pa ng Knight of Swords, quick thinking. Yung parang discarding spontaneous na hindi niya in-expect, naging imbalance yung ano yung situation. Kaya naakala niya dinismiss mo na yung subject na yon, dinismiss mo na yung topic na yon. Then all of a sudden may urge siya to say his or her piece. Maybe to just to give out his or her part of the story. So ang nasa-sense ko dito, halimbawa mag-ex kayo. Tapos matagal ng issue, pinili mong huwag pag-usapan yung issue nyo dati. Kaso, all of a sudden, lumabas to, nagkaroon ng expression, communication. Maybe may minention ka sa friends mo, social circle mo, na yung na dati, nangyari sa amin dati, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos mukhang, nagkakaroon ng mga positive na comments from the people around you. Tapos ikaw naman, ikaw number four is parang may nangyaring out of the blue na parang ang ganda ng effect sa'yo na hindi niya akalain na kaya mong gawin yon. Tapos parang ito yung pag temperance kasi peaceful yan eh. Kahit walang abundance, parang kontento lang. Ito parang parang hindi siya mapakali na kailangan malaman nila yung side ko. Parang, in order for this to come out, or in order for this to be appreciated, kailangan nandun yung opposite. Parang yun and yang. At ayan na, yung nilalagay niya yung, tinatransfer niya yung tubig sa kabilang banga. So parang, kung may tubig yung isa, dapat may tubig yung isa. So, para siyang justice card, pero, ang justice card kasi, parang masyadong universal na balance. Ang temperance is for the sake of peace, for the sake of calmness and solitude yung focus niya. Not necessarily yung justice kasi pagka merong ginawang masama, parang mababalanse mangyayari rin sa iyo. Pero ang temperance is not necessarily mabigyan ng hustisya yung gumawa ng yung ginawa ng masama by giving the culprit or the suspect of their own medicine, kumbaga. Halimbawa, ninakawan ako, pag justice card, may mawawala rin sa kanya. Temperance, ninakawan ako, ile-let go ko yung kanigahan ng pangnanakaw na yon para magkaroon ako ng ng peace within myself. So this lumabas siyang baliktad. So meron siyang may naalala siyang ikinaiinis niya tuwing naalala kanya number four, kasi parang may inexpress ka na feeling niya hindi importante yung side niya, and you have to be careful kasi baka mag-blurt out lang to ng side niya na parang hindi mo na-analyze yung angle na yon, ikaw ang mapahiya. So there. That's for you, number four. Now, let's see kung magkakaroon ba talaga ng reconnection. Kasi mukhang nang gagalaiti itong iniisip mo, number four. Parang, ba't siya lang pinapakinggan? Walang nagtatanong sa akin anong side ko. Parang ganun yung So let's see, magkakaroon ng reconnection, pero it requires hard work. Yung parang hindi ka magkakaroon ng time to relax hanggat hindi matatapos. And then the Hermit reversed. This is someone na
nagpo-focus lang sa kanigahan ng na nafe-feel niya. Wala siyang pakialam kung nakaka-peruisyo na siya sa iba. So in this case, pwedeng siya to, number four, na parang pinag-usapan mo ko, pinagkalat mo na ganito ko, gagantihan kita, ano mang mangyari, may masaktan na iba o wala. I don't care. Parang ganun yung magiging energy. Either both of you, he or she, or ikaw. So, andyan yung ano. So, kung magkakaroon man ng reconnection between the two of you, more on confrontation, more on working the details out. Ano bang sinabi mo? Ano bang narinig mo? Ano bang nakita mo? Ba't mo sinabi yun? Hindi mo man lang ako tinanong kung totoo ba yung nakita mo, totoo ba yung nasabi mo, totoo ba yung narinig mo. So, there. And the outcome, please, for number four and the person he or she had in mind. Okay. Nine of Swords. So, ma-acknowledge na yung fear, yung anxiety. Tapos, King of Cups. So, merong someone dito na between the two of you, number four, na ano, parang conscious siya sa reputation niya. Tapos, andun siguro yung urge to be, itong the high priestess reverse, itong may raw emotion na magdidikta sa gagawin niya. Pero, after niya ma-acknowledge itong fear, itong anxieties niya, itong worries niya, tapos malalaman niya wala namang palambasihan, there's a possibility that he or she is going to gain emotional maturity. Siguro pagkatapos niya yung ilabas yung side niya, yung inis niya, yung galit niya, kung bakit hindi pinakinggan yung side niya ng story, then doon na siya kakalma pagkatapos. Bottom of the card, Six of Swords. Walking away from negativity. Parang, tapos na ako. Nakapagsalita na ako. Nalaman nyo na side ko. Diyan na kayo. Parang ganun. So, there. That's for you, number four. And if you like that video, please like, comment, share, and subscribe. If you have any suggestions po sa mga topic for this type of video readings, please comment down below. And again, nasa description box po yung Facebook page link po. Just send me a message for if you would like to have a personal reading. So there, that'll be all. And I will proceed now to the Libra April 2019 readings. Bye.